Second year college si Noel sa isang universidad sa malapit sa Intramuros. Nasa 18 taong gulang siya. Sa taas niyang 5'6" ay may kapayatan. Bumagay naman ito sa maamo niyang mukha. Medyo singkit ang kanyang mga mata at manipis ang kanyang mga labi. 2 taon na siya dito sa Manila. Bunso siya sa 4 na magkakapatid. At pagkatapos niyang mag-high school, ay kinuha na siya ng kanyang panganay na ate mula sa probinsya para dito na sa Maynila mag-aral. 4 ng kasal ang ating Mirna niya sa bayaw niyang si Kuya Jake. Wala pa itong anak. Nakatira sila sa isang apartment na may 2 kwarto. Nurse ang ate niya at isang electrical engineer sa Meralco naman ang Kuya Jake niya. Maayos ang pakikitungo sa kanya ng 2 kahit malamig ang kanilang samahan. Parang ibang tao rin ang pakiramdam niya dahil hindi siya lumaki na kasama ang ate niya. Kaya hindi maituturing na malapit sila sa isa't isa. At kung siya nga lang ang masusunod ay sa probinsya na nga lang niya gustong magtapos at magtrabaho. Subalit napilit ng ate niya ang kanilang mga magulang na dito na sa Manila mag-aral. Ang totoo, mag-a-abroad kasi ang ate niya. At kinuha siya para bantayan si Kuya Jake. Malaking tao si Kuya Jake. Siguro nasa 6 feet ang taas niya. Malaki rin ang katawan nito. May kaunting tiyan dahil siguro sa pag-inom ng beer. Nasa 28 ang edad niya. Matangos ang ilong, kayumanggi ang balat, makapal na kilay at maaliwalas na mukha. Unang pagkakakita pa lamang ni Noel kay Kuya Jake, ay nakaramdam na siya ng attraction dito. Guwapo ang bayaw niya. Halos araw-araw ay nabubusog ang kanyang mata sa hubad na katawan ng Kuya Jake niya. Pag nasa bahay kasi ito, ay tanging shorts lamang ang suot. Siguro dahil sa init ng panahon. Sa sandaling panahon na pamamalagi niya, ay nakilala niya ng lubusan ng kapatid niya at ang asawa nito. Obvious na mas patay na batay ang ate niya kay Kuya Jake dahil malambing ito pag magkasama. Si Kuya Jake naman ay medyo brusko, kaya nung una ay iniiwasan niya ito. Lalo na ay hindi alam ng 2 ang tinatago niyang lihim. Malaki naman ang nagiging pakinabang ng mag-asawa kay Noel. Dahil walang katulong, siya ang nagluluto at naglilinis ng bahay. Kung sa probinsya ay may oras pa siya sa mga lakwacha, dito ay eskwela at bahay lang ang naging buhay niya. Sariling desisyon niya yon dahil gusto niyang makisama at wala naman talaga siyang maituturing na mga barkada dito sa Maynila. Nang malaman ni Noel na mag-a-upload ang ate niya, ay nagtaka siya. Maayos naman ang buhay ng 2. At iniisip niya na kung kaya ba ng ate niya na iwanan ang mahal na mahal nitong asawa. Sa mga nadidinig niyang usapan ng 2, ay ayaw ng Kuya Jake niya. Subalit napilit din ito ng ating Mirna niya. Isang buwan matapos umalis ang ating Mirna niya, ay nakapansin ng ilang pagbabago si Noel sa ugali ng Kuya Jake niya. Napapadalas ang pag-inom nito ng beer. Dati-rati ay 2 beer lang ang iniinom nito habang nanonood ng TV sa sala. Pero ngayon ay nakakalima na ito o higit pa. At kung minsan ay hindi na magawang umakyat pa sa kwarto nila at sa sopa na lang natutulog. Nung unang mangyari yon, ay hindi mapigilin ni Noel na pagmasdan ang natutulog na bayaw sa sofa. Nakatakip ang isang kamay nito sa ulo at ang isa naman ay nakapatong sa tiyan. Medyo nakabuka ang bibig nito at pawisan ang katawan. Makinis ang dibdib ni Kuya Jake ang tiyan hanggang sa may mga tubo ng balahibo sa puso niya. Suot nito ang isang shorts na maong nakupas. Dumako ang mata ni Noel sa nakabukol sa harap ni Kuya Jake niya.
Dahil luma na at hapit ang shorts, ay naaninag niya ang hubog nito. Maganda rin ang hubog ng hita ni Kuya. Hindi masyadong mabalahibo, subalit pagdating sa binte, ay may kalaguan ito. Proporsyon ng katawan ni Kuya Jake at may ipagmamalaki talaga ito, kaya hindi na siya nagtaka kung halos sambahin ng ate niya ang lalaking ito. Ilang gabi na rin pinagmamasdan ni Noel ang katawan ng bayaw niya. Sa probinsyang kanyang kinalakhan ay may ilang karanasan na si Noel sa pagpapaligaya sa lalaki. Dalawang kaklase niya ng high school ang kanyang niluhuran at pinaligaya, maliban pa sa isang teacher niya na nung minsang malasing sa isang outing ay natikman niya rin. Ito rin ang unang lalaki na nakapasok sa loob-looban niya nang minsang maulit ang kanilang pagtatagpo. Kasama sa listahan ng isang kapwa niya sa Kristan at ilang lalaki pa sa kanilang baryo. Magaling magpaligaya si Noel. Walang bahid sa mukha niya na siya ay lumuluhod at tumutuwad para sa isang lalaki. Subalit sa kabila ng mga karanasan ito, ay wala pa rin nakakaalam ng kanyang lihim. Maingat siya. Tuloy ang takbo ng buhay ni Noel. Sa paggising niya sa umaga, ay nagluluto na siya ng almusal. Pagkatapos ay lilikpitin niya ang mga basyo ng bote ng beer at magwawalis. Tumingin siya sa wall clock nila. Alas 7 na. Nagtaka siya kung bakit hindi pa bumababa ang bayaw niya upang maligo at magalmusal. Usually kasi, gising na ito ng alas 6:30. Naisip niyang umakyat sa itaas at katukin ang pinto ng kwarto niya. Kuya? Kuya Jake? Alas 7 na. Baka malate ka. Ang sabi niya habang patuloy na kinakatok ng pinto. Nakailang ulit pa siya ng tawag dito bago niya nadinig na sumagot ito. Ayan na. Sige, baba na ako. Ang sagot nito. Bumaba na si Noel upang ipagtimpla ng kape ang Kuya Jake niya. Bilin sa kanya ng ate niya na asikasuhin itong mabuti at detalyadong ibinigay sa kanya ang mga dapat niyang gawin. Habang nagtitimpla ng kape, ay nadinig niyang bumukas ang kwarto ng bayaw niya. Kasunod nito ay ang mga yambag ng paa nito pababa ng hagdan. Napatingin si Noel sa hagdan at halos lumuwa ang mata niya sa nakita. Ang bayaw niya, si Kuya Jake, ay nakabrip lang. Sa ilang buwan ng pagtira ni Noel sa bahay ng kanyang ate at kuya, ay hindi pa niya nakitang naka-underwear lang ito. Mas madalas na shorts ang suot nito at sando. Habang bumababa si Kuya Jake niya, ay panayang kusot sa mata nito. Si Noel naman ay titig na titig sa anyo ng bayaw niya. Halos manlamig ang buong katawan ni Noel sa tindi ng kaba. Hindi niya mabawi ang kanyang paningin sa halos hubad ng katawan ng bayaw. Hindi naman alintana ni Jake ang mga mata ng nakababatang kapatid ng kanyang asawa. Habang kumakain sila ay pinagmamasdan niya ito. Hindi sila madalas mag-uusap ng kanyang Kuya Jake. Kaya kahit papano, ay kampante siya. Mabilis kumain ng kanyang bayaw. Halatang nagmamadali. Pagkatapos ay diretso na ito sa banyo at naligo. Noon lamang nahimasmasan si Noel. Naisip niya na kung ganito nang ganito ang umaga niya, ay siguradong magkakasakit siya sa puso. Pagkalipas ng ilang sandali, ay lumabas na sa banyo si Jake at nakatapis na lamang ito ng tuwalya. Siya naman ang pumasok ng banyo upang maligo na rin. Mahinit siya loob
dala marahil ng mainit na singaw ng katawan ng kanyang bayaw. Hindi halos makapag-concentrate sa klase si Noel. Halos puro imahin ng kanyang bayaw ang pumapasok sa isip niya. Halos silahin niya ang oras para muling masilayan ng kanyang bayaw. Half day lang ang klase niya at nagmamadali na siyang umuwi pagkatapos. Pagdating ng bahay, ay hinanap niya ang lagayan ng mga labahin. Nakita niya ang hinahanap, ang mga pinagbihisan ng kanyang Kuya Jake. Ang polo nito, ang sando, ang pantalon, at ang brief. At nilangap niya ang amoy nito. Sarap na sarap siya sa ginagawa. Nahiga siya sa sopa at pinagpatuloy ang pag-amoy nito. Hingal siya ng magsawa at nakatulog sa ganoong ayos. Ilang oras ding nahimbing si Noel. Nang tumingin siya sa orasan, ay mag-aalas 6 na pala. Paparating na ang kanyang bayaw. Tumayo siya at ibinalik ang mga damit ng bayaw sa laundry basket. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa kusina upang magluto ng hapunan. Eksaktong 6:30, dumating ang kanyang bayaw. Kasalukuyan siyang nagluluto. Ang bango ah. Ano ba yan? Nakangiting bati nito sa kanya. O kuya, nandiyan ka na pala. Nagluluto pa ako, pero malapit na to. Sisig, alam ko nagsasawa ka na sa prito eh. Ang sagot ni Noel. Lumapit si Jake para tingnan ang niluluto ni Noel. Sa paglapit nito, ay napadikit ang braso ni Noel sa dibdib ng kanyang bayaw. Baliwala lang ito kay Jake pero halos manginig ang laman ni Noel ng oras na yon. Umiti ito sa kanya. Marunong ka palang magluto ng sisig? Paborito ko yan. Okay, sige, magbihis muna ako. Ang paalam nito. Ilang sandali pa ay bumaba na si Jake. Naka-chos lamang ito. Walang pangitaas. At dumiretso ito sa rep at kumuha ng tubig at uminom. Pagkatapos ay nagpunta na ito sa sala at nahiga habang nanonood ng TV. Nang lingunin ni Noel ang bayaw, ay nakataas ang isang paa nito sa sandalan. Dahil sa pagkakabuka ng dalawang hita nito, ay nakalantad halos ang suot nitong underwear. Sa pwesto ni Noel sa kusina, ay kitang-kita niya ang nasa pagitan ng dalawang hita nito. Panakaw siyang sumulyap at nang minsang tumingin uli siya dito ay tiyempong napatingin sa kanya ang kanyang bayaw. Kinabahan siyang muli pero ngumiti lamang ito sa kanya. Pagkatapos magluto ay inihanda ni Noel ang lamesa. Patuloy pa rin siya sa pagsulyap sa bayaw. Nang maihanda na ang hapunan, ay tinawag na niya ito. Kuya, nakahain na, ang ayan niya dito. Tumayo ang kanyang Kuya Jake at lumapit sa lamesa. Nakangiti pa rin ito sa kanya kaya medyo nagtataka siya. Uy, mukhang masarap to ah. Halika, kain na tayo, ang sabi ni Jake. Ano nga palang gusto mo kuya? Beer o Coke? Beer, yan ang tiyerno dito. Ikaw, beer ka rin. Ayoko kuya, Coke na lang ako. Pinagbuksan ni Noel ng beer ang bayaw at iniabot ito. Naupo na siya para kumain. Hindi siya makatingin diretso sa bayaw niya. Dahil sa medyo pagkataranta, ay naalaglag ang kubyertos niya sa sahig. Yumuko siya para kunin ito. Sa pagkakayuko, ay napatingin siya sa gawin ng tinaupuan ng bayaw niya. Napalunok siya. Nakabuka ka ito at kitang-kita ang bukol. Lalo siyang nagulat nang biglang
Lumitaw ang kamay ng bayo niya at kinamot ang harapan ng shorts na suot nito. Dagling bumalik sa pagkakaupo si Noel. Pagtingin niya sa bayaw, ay nakangiti ito sa kanya. "Huwag na yan, marumi na yan." Tumayo ito at kumuha ng kutsara. Lumapit si Jake kay Noel at iniabot ito. Pag-abot nito kay Noel, ay obvious, nagalit na ang nakabukol sa shorts. Hindi nakatingin si Noel, pinagpapawisin siya. Subalit ang kanyang bayaw naman ay parang demonyo na nakangisi lamang. Hindi malaman ni Noel kung paano siya nakakain. Ang natatandaan niya ay pinuri ng kanyang bayawang sisig na niluto niya at nagligpit na siya ng pinagkainan. Ang kanyang bayaw naman ay muling kumuha ng beer at ininom ito sa sala habang nanonood ng TV. Nang maubos ni Jake ang beer, ay tumayo ito at lumapit sa kanya. "Diba marunong kang magmasahe kasi physical therapy ang course mo?" ang tanong nito. "Oo kuya, napag-aralan namin," ang sagot ni Noel. "Tamang-tama, namimiss ko na masahe ng ate mo. Pwede mamaya? Masas mo naman ako." Nakangiting pakiusap ni Jake. Kinabahan muli si Noel. "Ha? Ah, sige, tapusin ko lang to kuya." "Okay, maligo na ako para tamang-tama. Pagkatapos ko, tapos ka na rin dyan." Tinapik siya sa balikat ng bayaw at pumasok na ito sa banyo. Si Noel naman ay magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman sapagkat madadampian na ng palad niya ang pinagnanasaan niyang katawan ng bayaw. Mabilis niyang natapos ang paglilipit sa kusina. Habang naliligo ang bayaw, ay nagsabon siya ng maigi ng kamay. Nag-toothbrush, umakyat siya sa kwarto at nagpalit ng damit at naglagay ng kaunting cologne. Nakakaya kasi baka amoy ulam siya. Nakaupo si Niwal sa sopa at nanonood ng TV nang lumabas ang kanyang kuya Jake. Nakangiti ito sa kanya. "Halika, doon tayo sa kwarto," ang aya nito sa kanya. Hindi malaman ni Noel kung paano siya nakakain. Ang natatandaan niya ay pinuri ng kanyang bayawang sisig na niluto niya at nagligpit na siya ng pinagkainan. Ang kanyang bayaw naman ay muling kumuha ng beer at ininom ito sa sala habang nanonood ng TV. Nang maubos ni Jake ang beer, ay tumayo ito at lumapit sa kanya. "Diba marunong kang magmasahe kasi physical therapy ang course mo?" ang tanong nito. "Oo kuya, napag-aralan namin," ang sagot ni Noel. "Tamang-tama, namimiss ko na masahe ng ate mo. Pwede mamaya? Masas mo naman ako," nakangiting pakiusap ni Jake. Kinabahan muli si Noel. "Ha? Ah, sige, tapusin ko lang to kuya." "Okay, maligo na ako para tamang-tama. Pagkatapos ko, tapos ka na rin dyan." Tinapik siya sa balikat ng bayaw at pumasok na ito sa banyo. Si Noel naman ay magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman sapagkat madadampian na ng palad niya ang pinagnanasaan niyang katawan ng bayaw.
Mabilis niyang natapos ang paglilipit sa kusina. Habang naliligo ang bayaw, ay nagsabon siya ng maigi ng kamay. Nag-toothbrush. Umakyat siya sa kwarto at nagpalit ng damit at naglagay ng kaunting kulon. Nakakaya kasi baka amoy ulam siya. Nakaupo si Newell sa sopa at nanonood ng TV nang lumabas ang kanyang Kuya Jake. Nakangiti ito sa kanya. Halika, doon tayo sa kwarto. Ang aya nito sa kanya. Naunang umakyat si Jake at kasunod si Noel. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Pero halos puro pag-asam at pagnanasa sa kanyang bayaw ang lahat ng iyon. Pagpasok ng kwarto ay tinanggal na ng kanyang bayaw ang tuwalyang nakatapis sa kanyang baywang. Isang puting brief ang suot nito. As usual, manipis. Hindi mating na ni Noel ang tanawing yon. Ayaw niyang mapahiya. Dumapa na si Jake sa kama. May baby powder dyan ang ate mo sa tukador. Yan na lang ang gamitin mo, ang sabi nito. Kinuha ni Noel ang pulbos at lumapit sa kama. Pinagmasdan ni Noel ang kabuuan ng bayaw. Nakabaling ang ulo nito sa kaliwa. Halos subot-ubad na ito sa manipis na suot. Naupo siya sa gilid at nilagyan ang likod ng kanyang bayaw. Lumapit ka, mangangawit ka dyan. Umakyat ka na dito sa kama. Sunod-sunurang sumampa si Noel sa kama. Sinimulan niyang masahiyan ang liig ng kanyang bayaw. Napapahalinghing ang kanyang Kuya Jake. Sarap na sarap din si Noel sa bawat paghimas at pagdampi ng kamay sa balat ng kanyang bayaw. Matapos ang likod, ay ang paa naman nito at hita ang kanyang simulang i-massage. Bawat balahibo nito ay parang may kuryenteng idinudulot sa mga daliri ni Noel. Gumapang ang kamay ni Noel, paakyat sa likurang hita ng bayaw. Sandali, ang pigil nito. Huwag dyan, dito muna sa dibdib ko. Sabay baligtad at tumambad kay Noel ang katawan nito. Galing mo ah. Sarap mong magmasahe. Nakaka-relax. Ang nakangiting sabi ni Jake. Hindi makasagot si Noel. Puro ngiti lamang ang isinusukli niya dito. Sinimulang imasahe ni Noel ang mga braso ng bayaw. Matigas ang mga muscles nito. Halatang banat sa trabaho. Nakapakit lamang ang kanyang bayaw habang minamasahin niya ito. Parang natutulog. Sinamantala naman ni Noel ang pagkakataon upang pagmasdang mabuti ang katawan ng bayaw. Wala na siyang kaba. Pag nanasa na ang umiiral sa kanya, kaya pinagbuti na niya ang pagmamasahe dito. Matapos ang pagmamasahe niya sa dibdib, ay nagsalita ang Kuya Jake niya habang nakapikit pa rin ito. Pwede yung pataas? Lately kasi parang sumasakit yung legs ko eh. Sige kuya, ang sagot ni Noel. At inabot niya ang paa ng bayaw at sinimulang imasahe ito. Inilagay ng kanyang Kuya Jake ang dalawang kamay nito sa likod ng ulo upang iunan. Si Noel naman ay panakawang mga sulyap sa gitnang katawan ng bayaw. Aninag ang bukol nito na nakapaling sa kaliwa.
Wala sa binti ay tinaas ni Noel ang pagmamasahe sa hita. Ilang sandali siyang nagtagal doon nang magsalita muli ang kanyang bayaw. Noel, itaas mo pa. At itinaas ni Noel ang pagmamasahe sa kaliwang hita nito. Konti pa, ang sabi nito. Nang itinaas ni Noel ang pagmamasahe, ay halos nasa singit na siya ng bayaw. Dahil dito, di maiwasang masagi ng likod ng palad niya ang bukol ng kanyang Kuya Jake. Hindi naman kumikibo ang bayaw, kaya ilang beses din niyang sinadya ang pagkakasagi dito. Titig na titig si Noel sa bukol ng bayaw. Umipintig ito. Nagulat siya. Tumingin siya sa bayaw. Pero animoy tulog ito. Pinagpatuloy niya ang ginagawa at hayagan na niyang pinagmamasdan ang buhay na laman na ito. Ilang sandali pa ay todo na ang pagkakagalit ng bukol ng kanyang Kuya Jake. Napasinghap si Noel. Halos maglaway siya. Tinignan niya ang bayaw. Nakapikit pa rin. At sa tansya niya ay nakatulog ito. Inilapit ni Noel ang mukha niya sa bukol ng bayaw. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan at unti-unti ay naipasok ni Noel sa loob ng kanyang bibig. Walang reaksyon si Kuya Jake. Inulit niya muli. Wala pa rin. Ilang sandali pa ay tuluyan na niyang nagawa ito. Nang matapos ang pangyayaring yun, nanghihinang napahiga si Jake sa kama. Si Noel naman ay nakatingin sa kanya. Medyo masakit ang panga niya, pero masaya siya. Nasarapan siya sa pangyayari. Nakangiti si Jake sa kanyang bayaw. Ang galing mo ah. Mukhang sanay na sanay ka na sa ganito ah. Sabi ko na nga ba may gusto ka sa akin eh. Lagi kong nahuhuli ang mga tingin mo. Pero okay lang. Tayo-tayo lang naman dito. Walang problema sa akin yon. Hindi makakibo si Noel sa sinabi ng kanyang bayaw. Hindi ka galit? Ang tanong ni Noel. Bakit ako magagalit? Nasarapan nga ako eh. Ikaw pa lang ang nakagawa sa akin ng ganon. Kung kaya ko pa nga, gusto ko pang umulit eh. Napangiti si Noel na parang nananaginip siya. Parang panaginip lang kay Noel ang lahat ng nangyari sa kanila ng kanyang bayaw. Halos hindi siya makapaniwala. Subalit nalalasap pa niya sa bibig niya ang lasa ng dagta ng kanyang Kuya Jake. Naisip niya ang brief ng kanyang bayaw na nasa ilalim ng kanyang unan. Kinuha niya ito at malayang nilanghap ang amay nito. At siya ay nakatulog. Nagulat na lamang si Noel sa pagtunog ng alarm clock. Alas 6 na ng umaga. Napansin niya ang brief ni Kuya Jake niya at napangiti siya. Muli ay inamon niya ito at ibinalik sa ilalim ng kanyang unan. Bumango na siya upang magluto ng almusal. Habang nagpiprito ng itlog, ay kinakabahan si Noel. Hindi niya alam kung papaano haharapin ang kanyang bayaw ng umagang iyon
matapos ang nangyari sa kanila kagabi. Bahala na, ang sabi niya sa sarili. Ilang sandali pa, ay narinig na niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto ng kanyang Kuya Jake. Nadinig niya ang mga yabag ng paa. Hindi nakatingin si Noel sa direksyon yun. Hanggang sa maramdaman niya na nakatayo na sa harap niya ang bayaw. Nilingon niya ito. Nakangiti sa kanya ang kanyang Kuya Jake at nakapamaywang ito. Muli siyang nagulat dahil brief lang ang suot nito. Napalunok si Noel. Kuya, nakahain na. Kain ka na. Ang aya ni Noel sa bayaw. O sige, halika, sumabay ka na. Ang alok nito. Naupo na si Noel sa tapat ng kanyang bayaw at iniabot ang sinangag dito habang si Jake naman ay nakangiti lamang sa kapatid ng asawa. Habang inaabot ni Jake ang sinangag ay parang sinasadyang nahulog ang kubyertos nito sa ilalim ng mesa. Pakiabot naman, ang sabi ni Jake. Yumuko si Noel sa ilalim ng mesa upang kunin ang kubyertos. Nakita niya ito, malapit sa paanan ng kanyang bayaw. Subalit ang kinagulat niya ay ang pagbuka ng hita ng kanyang bayaw. Kitang-kita niya ang bukol nito sa loob ng brief. Hindi niya maialis ang tingin niya dito habang gumagapang siya sa ilalim upang abutin ang kubyertos. Isang talampakan lamang ang layo niya sa kanyang bayaw. Abot kamay niya ito, subalit ang kubyertos ang kanyang inabot. Akmang aatras na siya pabalik sa upuan na makita niya ang kamay ng bayaw na kinakamot ang harapan nito. Napatigil siya at muling napatingin. Ang sumunod na pangyayari ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Pinasok ng kanyang bayaw ang kamay dito. Halos maglaway si Noel sa tagbo. Hindi halos makakilo si Noel. Takam na takam siya. Gumapang siya muli papalapit sa bayaw. Pinagmasdan niya itong mabuti. Para siyang naiinkanto sa kanyang Kuya Jake. Inilapit niya ang kanyang muka. Ilang pulgada lamang ang layo ng kanyang bibig dito. Ibinuka niya ang kanyang bibig. At dahan-dahan niyang isinubo ito. Matapos yun gawin ng kanyang bayaw, ay pumunta na sa banyo si Jake upang maligo. Si Noel naman ay nanatiling nakaluhod sa sahig at pinagmasdan lamang ang papalayong bayaw. Maraming pagbabago ang naganap sa pagitan ni Noel at ng kanyang bayaw. Madalas na silang mag-usap ngayon at palagay na ang loob ni Noel dito. Noon napagtunto ni Noel na talagang mahilig ang kanyang Kuya Jake. Simula nang may nangyari sa kanila ay halos araw-araw niya itong ginagawa. Sa umaga, sa gabi, sa kusina at sa sala. Pag nasa bahay ito, underwear lamang ang suot niya. Kapag naliligo naman, ay hindi na isinasara ng kanyang bayaw ang pintuan ng banyo. Madalas ay tinatawag siya nito para sabunin ang likod na lagi namang nauwi sa pagluhod niya dito. Tuwing may nagaganap sa kanila, ay laging agresibo ang kanyang Kuya Jake. Bagay na gustong-gusto naman ni Noel. Isang gabi, matapos maghapunan, ay naligo na ang kanyang bayaw. Nakaligo na rin si Jake. Paglabas ng banyo ng kanyang bayaw, ay nagpupunas ito ng ulo at nakabuyang-yang ang hubot-ubad nitong katawan. Lumapit si Noel at kinuha dito ang tuwalya. Siya na mismo ang nagpunas sa katawan ng bayaw. Pagkatapos nahiga si Jake sa sopa at nanood ng TV. Si Noel naman ay lumuhod sa harapan nito.
patuloy lamang sa panunod ng TV si Jake na parang walang nangyayari. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon. Iginapang niya ang kanyang halik sa liig nito. Dumako ang halik niya sa pisngi nito at dahan-dahan niyang inilapit ang labi niya sa labi nito. Subalit nang akmang hahalikan na niya ito, ay binawi nito ang muka. Hindi na ipinilit pa ni Noel ang sarili. Naiintindihan niya ang bayaw. Lalaki ito. Bumangon siya at kinuha muli ang tuwalya at nakangiting bumaba ng silid papuntang banyo. Sa loob-loob niya ay masaya siya dahil lahat ng hindi niya natitikman sa asawa ay buong pusong pinagkakaloob ng bayaw niya. Aminado siya na napakagaling ni Noel at walang reklamo ito kahit anong oras siya magparaos. At ngayon, kakaibang sarap ang nararanasan niya sa bayaw. Akala niya, tapos na ang maliligayang araw niya na mag-abroad ang misis niya. Ngayon pa lang pala nagsisimula ang ligaya. Tatlong buwan na ang nakalilipas simula ng unang karanasan ni Noel at ni Jake. Busog na busog si Noel sa romansa dahil sa matinding libido ng kanyang bayaw. Walang araw na pinapalipas ito sa paggamit sa kanya. Lahat na yata ng isel at bawat sulok ng bahay ay nasubukan na nila. Isang hapon, dumating ang kanyang kuya Jake at may kasama itong lalaki. Ipinakilala sa kanya nito ang kasama, si Greg. Nakababatang kapatid ni Jake si Greg, 22 taong gulang. Magkamukha ang dalawa. Nasa 5'8 ang taas ni Greg at mas fit ang kanyang katawan nito kaysa sa kanyang kuya Jake. Halatang banata talaga ang katawan nito. Naka-tight fit na jeans ito at t-shirt na puti. Pinagmasdang mabuti Noel ang katawan ng bagong dating. Napadako ang tingin niya sa mambok na harapan ng pantalon nito. Para siyang natakam. Napansin ni Jake ang tingin ni Noel sa kapatid at napangiti lang ito. Dito muna si Greg ng 2 linggo. Ang sabi ng kanyang kuya Jake, nalaman ni Noel na seaman pala si Greg, binata at parang younger version ng kanyang kuya Jake. Inalok ni Noel ang kwarto niya dito at siya na muna ang matutulog sa sofa. Ayaw sanang pumayag ni Greg dahil nahihiya siya sa bayaw ng kapatid, subalit mapilit si Noel kaya pumayag na rin siya. Wala namang pagtutulo o pagsang-ayon na narinig mula kay Jake. Umakyat na ang magkapatid sa itaas. Nang bumaba ito, ay nakapagluto na si Noel. Hindi mapigilan ni Noel ang sarili na humanga sa ganda ng katawan ni Greg. Nakasando na manipis lamang ito at boxer shorts. Ang kuya Jake naman niya ay lumang shorts at sando rin ang suot. Inaya niya ang dalawa na kumain na. Patingin-tingin si Noel sa dalawa. Minsan ay nagtatama ang mata ni Noel at Jake. Habang kumakain, ay pilyong tinatapakan ni Jake ang paanang nakababatang bayaw sa ilalim ng mesa. Napapatingin si Noel sa bayaw na gagantihan lamang sana ni Jake ng ngiti. Muli ay nataranta si Noel at nalaglag na naman ang kanyang kubyerto sa ilalim ng mesa. Nag-excuse siya at yumuko para pulutin ito. Sinamantalan Noel ang pagkakataon upang silipin ang ibabang katawan ng magkapatid. Nagulat siya nang bumaba ang isang kamay ng kanyang kuya Jake at hinimas nito ang nakabukol na harapan. Halatang tinutukso nito si Noel. Nataranta si Noel sa ginagawa ng bayaw
at nagmamadaling bumalik sa pagkakaupo. Oh, pulang-pula ka. Okay ka lang? Ampil yung tanong ni Jake. Napatingin naman si Greg sa mukha ni Noel, subalit patuloy lamang ito sa pagkain. Okay lang ako, ang sagot ni Noel. Muli ay tinapaktapakan ni Jake ang paa ni Noel at gamit ang kanyang binti ay iniangat niya ito. Hindi maisip ni Noel kung ano ang ginagawa ng kanyang bayaw. Subalit ang angatin nito ang paa niya ay nahinuhan niya ang ibig nito. Ipinapapatong ng kanyang kuya Jake ang paa niya sa harapan nito. Sumunod lamang si Noel hanggang sa tuluyan ng nakapatong ang kanyang paa sa nakabukol ng bayaw. Nakangiti lamang si Jake at patuloy lamang ito sa pagkain na parang walang nangyayari. Si Noel naman ay hindi halos makakain dahil sa ginagawa. Nang mapansin nila na matatapos ng kumain si Greg, ay tinapik ni Jake ang paa ni Noel na parang senyas na tanggalin niya ito na siya namang ginawa. Matapos maghapunan, ay nagpunta na si Greg sa sala upang manood ng TV. Si Noel naman ay nagsimula ng hugasan ng pinagkainan. Si Jake ay pumasok sa banyo na nasa kusina at naligo. Paglabas ng banyo ay nakatapis lamang ng tuwalya si Jake. Sinilip niya ang kapatid na nanonood sa sala. Lumapit si Jake sa likod ni Noel. Nakasalukuyang naghuhugas ng pinggan. Kuya, baka makita tayo ni Greg. Kinakabahang sabi ni Noel. Bumulong si Jake sa tiyangan ni Noel. Bitin ako. Sabay kuha nito sa kamay ni Noel at ipinatong sa harapan na natatakpan pa rin ng tuwalya. Napatingin si Noel sa sala, sa direksyon ni Greg. Alam niya na hindi nakikita ni Greg ang paghawak niya sa harapan ng bayaw dahil natatakpan ito ng mababang kabinet. Gusto niyang lumuhod sa kanyang bayaw subalit alam niyang delikado. Natigilan lamang sila na magsalita si Greg. Kuya, may beer ka ba dyan? Inom tayo? Ang tawag nito. Oo, meron dito. Sandali lang. Magbibihis muna ako. Ang sagot ni Jake. Matapos magbihis ni Jake, ay nag-iniuman na silang magkapatid. Inaya nila si Noel subalit tumanggi ito. Hindi kasi siya sanay na uminom. Napilitan lamang siyang kunin ang isang bote ng beer. Nang buksan na ito ni Greg at iabot sa kanya, hindi na siya nakatanggi. Masaya ang kwentuhan ng magkapatid. Si Noel naman ay tahimik lamang na nakikinig sa dalawa habang nanonood ng TV. Ilang oras pa ang lumipas at halata nang medyo lasing si Jake at si Greg. Naghaya nang matulog si Jake. Nagpaalam ng dalawa kay Noel na nagsabing siya na ang magliligpit ng mga gamit. Matapos linisin ang sala at hugasan ng ilang gamit ay naligo na si Noel. Biglang umalan ng malakas noon kaya pagkatapos siyang maligo ay inihanda na niya ang flashlight kung sakaling mag-brownout. Nagpatuyo lamang ng buhok si Noel at pinatay na niya ang ilaw upang matulog. Sandali pa lamang siyang nahihimbing nang maramdaman niya ang isang bagay na kumikis-kis sa labi niya. Parang pilit na ipinapasok sa bibig niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata at natanto niya kung ano ang bagay ang nasa labi niya. Hindi siya makakilos at hindi rin niya kaagad nakilala ang lalaking nakatayo sa tapat niya. Mula sa liwanag ng maliit na ilaw sa kusina, ay naaninag niya ang kabuuan ng lalaki. Wala itong damit,
Subo mo, ang sabi ng lalaki. Noon lamang niya ito nakilala, ang Kuya Jake niya. Umiral na ang pagnanasa ni Noel sa bayaw, subalit naisip niya ang kapatid nito na si Greg na natutulog sa itaas. Parang nabasa ni Jake ang iniisip ni Noel. Wala na, tulog na si Greg. Hindi na sumagot pa si Noel at ibinuka na niya ang kanyang bibig. Hindi na mamalayan ng magbayaw na may mga matang nagmamasid sa kanila. Si Greg na bababa sana upang umihi ay may narinig na mga boses. Sumilip siya sa ibaba. Nung una ay pawang anino lamang ang kanya nakikita. Subalit ng mga pag-adjust na ang kanyang mga mata ay naaninag niya ang kanyang kapatid. At si Noel sa isang mainit na tagpo. Halos hindi siya makapaniwala. At base sa tingin niya ay gustong-gusto ni Noel ang kanyang ginagawa. Pilit ikinubli ni Greg ang sarili mula sa dalawa at pasilip lamang siyang nagmasid mula sa hagdanan. Sabik na sabik si Noel sa kanyang bayaw. Si Greg ay patuloy pa rin nagmamasid sa dalawa. Nakaramdam siya ng inggit. Sa tagpong nasaksihan niya, ay nakita niya ang talento ni Noel. Gusto niyang matikman ang galing ni Noel, pero hindi niya alam kung paano. Nang sa pakiramdam niya ay tapos na sila, base sa emosyon nito, ay dahan-dahan siyang umakyat pabalik ng kwarto. Doon ay hinubad niya ang kanyang boxer shorts at nahiga sa kama. Pagkatapos ay mahimbing siyang nakatulog. Pagkatapos ng magbayaw, dumiretso sa banyo si Jake at umihi. Si Noel naman ay nanatiling nakaupo sa sopa at pinagmamasdan lamang ang galaw ng bayaw. Matapos umihi ay lumapit si Jake kay Noel. Sige, matulog ka na. Sabay kindat. Naiwan si Noel sa sopa. May ngiti sa kanyang labi at nakatulog siya ng mahimbing. Nagising si Noel na malakas pa rin ang ulan. Wala siyang klase ng araw na yon. Pero bumangon pa rin siya ng maaga dahil magluluto siya ng almusal para sa kanyang bayaw. Naalala niya ang nangyari kagabi at napangiti siya sa sarili. Naalala ang kanyang Kuya Jake. Parang hindi niya ito pagsasawaan. Matapos ayusin ang kumot at unan na ginamit, ay dumiretso na siya sa kusina. Nagprito siya ng itlog at longganisa. Nagluto siya ng sinangag pagkatapos. Habang inihahanda ang lamesa, ay bumaba na ang kanyang Kuya Jake mula sa kwarto. Nakashorts lamang ito at nakapatong sa balikat ang isang asul na tuwalya. Pinagmasdan ni Noel ang kanyang bayaw. Gusot ang buhok nito na bumagay naman sa kanyang mukha. Lalaking lalaki ang itsura ng kanyang bayaw. Dumako ang kanyang tingin sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. As usual, galit na naman ito. Walang kibuan ang dalawa at habang patuloy na naghihikap si Jake
ay pumasok na ito ng banyo upang maligo. Paglabas ng banyo ni Jake, ay lumambit kaagad si Noel dito. Inimas ni Noel ang nakabukol ng bayaw. Napangiti naman si Jake. Pagkatapos, lumuhod si Noel sa bayaw. Huwag muna ngayon. Malilate na ako, ang sabi ni Jake. Sige na kuya, bilisan lang natin. Gagalingan ko. Ang pakiusap naman ni Noel. Hindi pwede. Tinanghali na ako ng gising. Kailangan ako sa opisina ng maga. At sabay alis sa kamay ni Noel. Hindi na nagawang kumain ni Jake. At pagkatapos magbihis ay umalis na ito. Nanghinayang si Noel hindi sa pagkain, kundi sa morning supply niya ng kanyang bayaw. Tinakpan ni Noel ang pagkain sa mesa at bumalik sa sopa. Kinuha niya ang kumot at unan at umakyat na sa kwarto. Dire-diretso siyang pumasok sa kanyang silid. At nagulat siya. Nakalimutan ni Noel na nasa kwarto nga pala niya si Greg at doon ito natulog. Lang pumasok siya sa kwarto, ay gising na itong si Greg at nagpupusap na ito. Brief lamang ang suot niya. Ay sorry, ilalagay ko lang itong unan at kumot. Ang paumanhin ni Noel. Okay lang, sige pasok ka. Kwarto mo naman to eh. Pasensya na, sabala. Ang sagot naman ni Greg. Wala yun. Sige, lalabas na ako. Siya nga pala. Nakaluto na ako ng almusal. Pabaka na lang pag gusto mo nang kumain. Ang sabi ni Noel. Ah, sige, salamat. Susunod na lang ako. Ang sagot muli ni Greg. Paglabas ng kwarto, ay tila na engkanto si Noel. Ang laki pala ng katawan ni Greg. Makinis ang balat nito, tulad ng kanyang kuya Jake. Subalit ang higit na napansin niya ay ang pagiging balbon nito. Kahit natatakpan ng dibdib ni Greg sa pagpupushap, ay napansin niya ang malagong balahibo nito sa dibdib, sa braso, pati na sa binti at hita. Nakapanglalaway. Bumaba na si Noel at nagsimulang magwalis sa loob ng bahay. Umuulan pa rin sa labas. Ilang sandali pa, bumaba na rin si Greg. Pawisan ito dahil sa pag-ehersisyo. Shorts lamang ang suot nito at walang pangitaas. Lalo niyang napagmasdan ang magandang hubog ng katawan ni Greg. Halos mautal siya sa pagsagot sa mga tanong dito. Dahil hindi niya mapigilan ang sarili na pagnasaan ang kapatid ng kanyang bayaw. Nakangiting lumapit si Greg kay Noel. Maliligo muna ako ha, kain tayo paglabas ko, ang sabi nito. Napatango lamang itong si Noel. Makalipas ang 30 minutos, ay lumabas na ng banyo si Greg. Nakatapis lamang ito ng tuwalya. Umiti siya kay Noel. Sandali na lang ha, magbibihis lang ako. Ang sabi nito at mabilis na umakyat sa itaas ng kwarto. Inayos na ni Noel ang lamesa at inanda ang mga plato. Saglit lang ay bumaba na si Greg. Nakasandong kulay itim ito at puting shorts. Nagulat siya. Habang naglalakad papalapit sa lamesa si Greg, ay nakapatingin si Noel sa shorts nito. Walang panloob si Greg. Binawi ni Noel ang tingin sa kapatid ng kanyang bayaw. Halika, kain na. Aya niya habang nakayuko. Mukhang masarap ah. Ang bati ni Greg. Pasensya na, longganisa at itlog lang yan. Ang sabi ni Noel. Walang problema sa akin, okay yan. Nakangiting sabi ni Greg.
Gusto mo ng kape? Ang tanong ni Noel. No, thank you. Hindi ako nagkakape eh. Ang sagot naman ni Greg. Nagsimula nang kumain ng dalawa. Panakaw ang mga sulyap ni Noel kay Greg. Nalalanghap niya ang bango ng katawan nito na bagong parigo. Tahimik silang kumaing dalawa. Lalabas ka ba? Kasi kung dito ka magtatanghalian, baka may gusto kang ulam, ang tanong ni Noel. Hindi, dito lang ako. Bukas pa ako magre-report sa opisina. Kahit ano lutuin mo, okay lang. Hindi naman ako pihikan, ang sagot naman ni Greg. Matapos kumain ay niligpit na ni Noel ang pinagkainan. Si Greg naman ay nagsindi ng sigarilyo at nagkipagkwentuhan. May girlfriend ka na ba, Noel? Ang tanong ni Greg. Ah, wala eh. Gusto ko muna kasing makatapos ng pag-aaral. Oh, bakit naman? Pwede namang pagsabayin yun ah. Ako nga, nung college, dalawa pa syota ako eh. Hindi nila alam na magkasabay sila. Eh kasi wala pa naman akong nagugustuhan eh. May experience ka na ba? Ang usisa ni Greg. Anong experience? Naasiwang tanong naman ni Noel. Tumayo si Greg at lumapit sa likod ni Noel. At binulong nito. Sa alam mo na. Natawa naman si Noel. Sige, maglalaba pa ako eh. Maiwan muna kita. Natatarantang paalam ni Noel. Ako mga alis na siya nang pigilan siya ni Greg. Tumayo ito sa daraanan niya. Nakapaymaywang. Paano ka maglalaba eh, ang lakas ng ulan? Ang sabi nito. Hindi makatingin ng diretso si Noel kay Greg. Sige, manunood muna ako ng TV ha. At umalis na nga si Greg sa harapan ni Noel. Umakyat ng kwarto si Noel at kumuha ng bihisan. Maliligo na lang siya. Si Greg naman ay abala sa paghalongkat ng mga DVDs sa may drawer. Pagkatapos maligo, ay nadat na niyang nakahiga sa sopa si Greg at nanonood ng pelikula. Bold ang pinapanood nito. Lumingon si Greg kay Noel at ngumiti. Ngumiti rin si Noel kay Greg. Halika, anood tayo. Pampainit. Ang aya ni Greg. Naupo naman sa kabilang sopa si Noel. Nanatiling nakahiga si Greg. Paminsan-minsan ay sinisilip ni Noel ang nakabukang hita ni Greg. Natatakam si Noel. Ang laki ng nakabukol ni Greg. Napansin din niya na paminsan-minsan ay ipinapasok ni Greg ang kanyang kamay sa loob ng shorts. Palihim na sinusundan ng tingin ni Noel ang ginagawa ni Greg. Parang walang pakialam si Greg. Alam niya na pinapanood siya ni Noel. Napangiti siya dahil halatang halata na gusto siya nito. Gusto rin niya, subalit balak niyang takamin muna ito. Palipat-lipat ang mata ni Noel sa TV at sa lalaking nakahiga sa sofa. Gusto niyang lumapit pero natatakot siya. Kapatid ito ng kanyang bayaw. Biglang tumayo si Greg at nag-inat. Napatingin si Noel. Lumakad si Greg papuntang banyo. Hindi niya isinara ang pinto at dinig na dinig ni Noel ang paglagaslas ng pag-ihi nito. Ang pwesto ni Noel ay patalikod sa banyo. Hindi niya magawang lingunin si Greg. Baka kasi makita siya nito. Itinuon niya ang pansin sa panunod ng movie. Matindi rin ang eksena sa pelikula. Napanood niya ito dati. Subalit mag-isa lang siya noon. At ngayon ay may kasama siyang isang gwapong lalaki habang nanonood. Nakatayo lahat ng balahibo niya dahil sa magkakahalong ka ba at pagnanasa. Nadinig ni Noel ang plas ng banyo. Kasunod ay ang yabag ni Greg sa likuran niya.
Huminto ito sa tapat niya. Napalingon siya kay Greg. Wala na itong sando at tanging puting shorts na lamang ang suot nito at hindi mapigilan ni Noel na tingnan nito. Grabe yung eksena, no? Ang sabi ni Greg. Ah, oo nga eh. Pautal na sagot ni Noel. Binawi rin niya ang tingin at ibinalik sa telebisyon. Naramdaman ni Noel na lumalapit pa sa kanya si Greg. Ngayon ay nadidikit na sa kaliwang balikat niya ang bukol ni Greg. Hindi siya makakilos. Ilang pulgada lamang ang layo nito sa kanyang mukha. Patuloy naman si Greg sa pag-akit sa bayaw ng kanyang kapatid. Alam niyang bibigay ito base sa mga tingin niya sa kanya. Lumapit pa siya. Hinawakan niya sa ulo si Noel at dahan-dahan niyang ibinaling dito. Napasunod naman si Noel at sa paglingon ay halos nakadikit na sa mukha niya. Hindi niya magawang tingnan ang mukha ni Greg. Titig na titig si Noel sa harapan niya. Pagkatapos ay tuluyan na nga silang nagtampisaw sa ligaya. Nasa ganoon silang tagpo nang biglang bumukas ang pinto. Napatigil silang dalawa at napatingin sa pintuan. Napabalikwas naman ang upo ni Greg. Inablot nito ang isang tropilo at itinakip iyon sa kanyang harapan at lumingon din sa pintuan. Gulat na gulat ang dalawa. Nasa ganoon silang tagpo nang biglang bumukas ang pinto. Napatigil silang dalawa at napatingin sa pintuan. Napabalikwas naman ang upo ni Greg. Inablot nito ang isang tropilo at itinakip iyon sa kanyang harapan at lumingon din sa pintuan. Gulat na gulat ang dalawa. Dahil sa lakas ng ulan at baha sa mga kalsadang daraanan, ay nagpasyang umuwi na lang si Jake. Hindi niya inaasahan ang tagpong madaratnan. Medyo natulala siya sa nakita. Ang eksena sa bayaw niyang si Noel at ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi niya alam ang magiging reaksyon. Magkahalong gulat at kaba. At higit sa lahat, inggit. Para siyang napako sa pagkakatayo. Hindi siya makagalaw. Hindi malaman ni Noel ang gagawin. Eto siya at nakaluhod sa nakahubad na katawan ni Greg. Huling-huli siya sa akto ng kanyang kuya Jake at ang kapatid nito. Todo ang takip ni Greg sa kanyang harapan. Hindi niya malaman kung tatayo ba siya o mananatiling nakaupo. Naghihintay na lamang siya kung sino ang unang magsasalita o gagalaw sa kanyang kuya at kay Noel. Isinara na lang ni Jake ang pinto at lumakad siya papalapit sa dalawa. Napayuko si Greg dahil hindi makatingin sa kanyang kapatid. Tumayo si Jake sa harapan ni Noel na noon ay nakaluhod pa rin. Ay level siya sa baywang ng kanyang bayaw. Napansin ni Noel na malaki ang nakabukod sa harapan ng kanyang kuya Jake. Napalunok siya. Lumapit pa si Jake kay Noel. Isang pulgada na lamang ang layo niya. Nakuha ni Noel ang gusto ng kanyang bayaw. Kinakabahan at nanginginig niyang itinaas ang kamay.
alinlangan siya sa gagawin. Napatingin siya sa mukha ng kanyang kuya Jake at tumango. Ipinatong ni Noel ang kamay sa nakabukol ng bayaw na natiling nakayuko si Greg. Alam niyang nasa harapan na niya ang kanyang kapatid. Hindi niya ito makuhang tignan. Narinig na lamang niya ang tunog ng kalaksing ng sinturon at nang itinaas niya ang kanyang ulo ay nagulat siya sa nakita. Si Noel, hinihimas ang kanyang kuya. Napalingon si Noel kay Greg at walang ekspresyon sa mukha nito. Napatingin si Greg sa kuya niya at nakatingin ito sa kanya. Puno ng pagnanasa ang ekspresyon ng mga mata nito. Hawak-hawak ng kanyang kuya ang ulo ni Noel at kinabig ito para isubsob sa kanyang harapan. Napapikit si Noel at inamoy ang lalaking-lalaking bango ng kanyang bayaw. Napakasarap ng amoy nito. Hinila ni Noel ang pantalon ng bayaw. Hinubad naman ni Jake ang suot na damit at ngayon ay nakatayo siyang hubot-hubad sa nakaluhod na bayaw at sa nakaupong kapatid. Ngayon lamang nakita ni Greg ang katawan ng kanyang kuya. Napalunok siya sa ganda ng katawan nito. Titig na titig siya. Hanggang sa tuluyan na nitong isubo ang kanyang kuya. Kitang-kita niya ang ekspertong pagtrabaho ni Noel sa kapatid. Punong-puno ang bibig nito. Para siyang nabatubalani sa nagaganap na eksena sa kanyang harapan. Nagkatinginan ng magkapatid. Walang salita. Magkadikit ang hubad ng katawan ni Greg at ni Jake. Ramdam ng bawat isa ang tila nilalagnat na init ng kanilang mga katawan. Umusod si Noel papunta sa pagitan ng hita ni Greg at inalis ang kamay. Ibinuka niya ang mga hita nito at mabilis na yumuko kay Greg. Napasinghap si Greg sa init ng bibig ni Noel. Uhaw na uhaw si Noel. Si Jake naman ay pinapanood ang ginagawa ng kanyang bayaw sa kanyang kapatid. Napatingin muli si Greg sa kanyang kuya. Subalit nang ibabaw ang hiya at takot niya sa magiging reaksyon ng kapatid kaya nagpakasawa na lang siya sa pagtingin dito. Dahan-dahang ibinaba ni Noel ang ulo niya kay Jake habang ang ikalawang kamay nito ay patuloy sa paghawak kay Greg. Hanggang sa matapos sila sa ganong tagpo. Halos magkompetensya si Noel at si Greg kay Jake. Si Jake naman ay nakanganga at nakatingin sa kisame dahil sa sobrang tindi ng ligayang nadarama. Hinanghina siya. Pakiramdam niya ay nasa hid siya. Napatingin siya kina Noel. At Greg na noon ay matinding halika ng ginagawa. Napangiti siya. Tatlong linggo na ang nakalipas, simula nang mangyari ang mainit nagtagpo ni Noel, Greg at ang kapatid nito. Nakasakay na sa barko si Greg nang naiwan si Noel at ang kanyang bayaw. Isang umaga, habang nagdidilig ng halaman, ay napansin ni Noel ang malaking truck na huminto sa tapat nila. Ilang sandali pa, ay bumaba na ang mga lulang kalalakihan ng truck. Mabilisan ang kilos. Ibinaba ng mga ito ang mga gamit na nakasakay sa truck. Mga gamit pambahay. Sopa, lamesa, rep at marami pa.
Nanatiling nakamasid lamang si Noel sa mga hubad na kalalakihang nagbababa ng mga gamit. Para siyang naglalaway sa mga pawisan at hubad na katawan ng mga lalaki na nakatambad sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay isang owner type jeep ang huminto sa may likod ng truck. Bumaba ang lalaking nagmamaneho nito. Kinausap ang mga lalaking nagbababa ng mga gamit at pagkatapos ay naglakad dito papunta sa direksyon ni Noel. Nakasando ang lalaki, rubber shoes at shorts na maong. Tantya ni Noel ay nasa early 30s ang edad nito. Malaki ang katawan nito at kitang-kita ang mga muscles sa suot nitong sando. Masikip din ang suot nitong maong shorts at hapit na hapit sa pagkalalaki nito. Halos maglaway si Noel sa tanawing papalapit sa kanya. Nagpakilala ang lalaki kay Noel. Siya daw ay si Eric, ang bagong lipat sa katabing apartment ni Noel. Inabot nito ang kamay at nahihiyaman ay nakipagkamay na rin si Noel. Ang dami niyo palang gamit, ang bati ni Noel. Ah, hindi naman, konti lang yan, ang sagot ni Eric. Sa kalkula ni Noel ay nasa 5'8 ang taas ni Eric. Balbo nito at may ilang balahibo sa dibdib na lumalabas sa suod na sando. Malaguri ng mga balahibong nasa braso nito. Subalit, maaliwalas ang mukha ni Eric. Wala itong bigote o balbas. Halata lamang na bagong ahit siya. Saan nga pala kayo dating nakatira? Ang tanong ni Noel. Taga Quezon City kami dati sa may Fairview. Kaya lang, nalipat ako ng trabaho dito sa Manila branch kaya napagkasunduan namin ng business ko na lumipat na rin dito ng bahay. At least walking distance na lang, malaking menos. Nasaan ang business mo? Ang usisa ni Noel. Nasa probinsya pa. Nagkasakit kasi ang earmuffs niya kaya ako ang mag-isa ang naglipat. Di na kasi pwedeng ipagpaliban eh. May titira na rin kasi sa inalisan naming bahay. Napatango lamang si Noel. Hanggang sa magpaalam si Eric. O sige pre, ayusin ko muna yung mga gamit na naipasok sa loob. Matinding trabaho kasi ito eh. Sabay king datatngiti ni Eric kay Noel. Napatango lang muli si Noel kay Eric. Inatid niya ito ng tingin sa katabing pintuan ng bahay nila. At nang maglaho ito sa pintuan, ay pinagpatuloy ni Noel ang pagdilig sa mga halaman. Matapos magdilig ay pumasok na rin si Noel sa loob ng bahay upang manood ng TV. Wala siyang pasok ng araw na yon at ang kuya Jake niya naman ay nasa trabaho kaya solong-solo niya ang buong bahay. Naghubad ng t-shirt si Noel at nahiga sa sopa. Gamit ang remote ay nagpalipat-lipat siya ng channel hanggang maalala niya ang binili niyang DVD noong isang linggo. Napabangon si Noel at napangiti. Gayon ay may pagkakataon na siyang mapanood dito. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang bag at isinalang ito sa player. Magulo ang umpisa ng pelikula. Walang sound. Marahil dahil sa dahilang pirated lamang ito. Kabang-kaba si Noel nung bilhin niya ito. M2M kasi ang tema nito. Pinanood ni Noel ang pelikula. Kasalukuyan siyang nasa ganong tagpo nang biglang may kumatok sa pinto. Napabangon bigla si Noel. Nagmamadali niyang isinuot ang t-shirt at sinilip ang tao sa labas. Si Eric pala. Binuksan niya ang pinto. Pasensya na kung naabala kita. Manghihingi lang sana ako ng malamig na tubig. Wala kasing tindang tubig dun sa grocery eh. Baka naman pwede akong mag-inom.
ang bungad ni Eric. Pawisan ang katawan ni Eric. Halos parang balat na nakadikit ang suot niyang sando sa kanyang katawan. Muli ay parang nakaramdam din ng uhaw si Noel. Pinawi niya ang kanyang tingin sa malapad na dibdib ni Eric. Ah, ganun ba? Sandali lang ha, ang paalam ni Noel. Ang hindi alam ni Noel ay sumunod sa kanya si Eric at pumasok ito sa loob ng bahay. Si Noel ay kumuha ng tubig sa rep at baso sa kusina. Pagbalik niya ay nakita ni Eric na nakatayo sa sala at nakatitig sa telebisyon. Halos manghina ang buong katawan ni Noel dahil nakalimutan niya palang i-off ang TV. Kitang-kita ni Eric ang eksena sa pelikula. Kasalukuyang may ginagawa ang isang lalaki sa isa pang lalaki sa loob ng banyo. Napangiti siya at iiling-iling. Hindi malaman ni Noel ang gagawin. Para siyang napako sa kinatatayuan. Pinanood ni Noel ang pelikula. Kasalukuyan siyang nasa ganong tagpo nang biglang may kumatok sa pinto. Napabangon bigla si Noel. Nagmamadali niyang isinuot ang t-shirt at sinilip ang tao sa labas. Si Eric pala. Binuksan niya ang pinto. Pasensya na kung naabala kita. Manghihingi lang sana ako ng malamig na tubig. Wala kasing tindang tubig dun sa grocery eh. Baka naman pwede akong mag-inom. Ang bungad ni Eric. Pawisan ang katawan ni Eric. Halos parang balat na nakadikit ang suot niyang sando sa kanyang katawan. Muli ay parang nakaramdam din ng uhaw si Noel. Pinawi niya ang kanyang tingin sa malapad na dibdib ni Eric. Ah, ganun ba? Sandali lang ha. Ang paalam ni Noel. Ang hindi alam ni Noel ay sumunod sa kanya si Eric at pumasok ito sa loob ng bahay. Si Noel ay kumuha ng tubig sa rep at baso sa kusina. Pagbalik niya ay nakita ni Eric na nakatayo sa sala at nakatitig sa telebisyon. Halos manghina ang buong katawan ni Noel dahil nakalimutan niya palang i-off ang TV. Kitang-kita ni Eric ang eksena sa pelikula. Kasalukuyang may ginagawa ang isang lalaki sa isa pang lalaki sa loob ng banyo. Napangiti siya at iiling-iling. Hindi malaman ni Noel ang gagawin. Para siyang napako sa kinatatayuan. Napalingon si Eric sa direksyon ni Noel. Noon lamang parang natauhan si Noel at inabot ang tubig at baso kay Eric. Kinuha ito ng lalaki at nagmamadali namang hinanap ni Noel ang remote para i-off ang TV kahit alam niyang huli na ang lahat. Hindi makatingin si Noel kay Eric habang umiinom ito ng tubig. Hiyang-hiya siya. Bading ka pala. Hindi halata. Ang sabi ni Eric kay Noel. Ha? Hindi. Halos mautal na sagot ni Noel. E ano yung pinapanood mo kanina? Sarkastikong tanong ni Eric. Ah, di ko alam na ganyan pala ang laman ng bala. Wala kasing label eh. Ang tanggi ni Noel. Mag-isa ka lang dito? Asan ang parents mo? Ang tanong ni Eric. Wala, kuya ko lang kasama ko dito. Nasa trabaho. Ganun ba? Patangutangong reaksyon ni Eric. Hindi pa rin makatingin si Noel kay Eric. Nakayuko lamang siya. Ilang sandali pa ay pinukulan na niya ng tingin si Eric. Nakatayo pa rin ito. Napatoon ang tingin ni Noel sa harapan ni Eric at sa kamay nito. Napalunok siya. Gusto mo? Nakangising tanong ni Eric. Ha? Kinakabahang tagon ni Noel. Tinatanong ko kung gusto mo nito.
Inginuso ni Eric ang kanyang harapan kay Noel. Antarantang sagot ni Noel. Biglang kinuha ni Eric ang kamay ni Noel. Ipinatong ni Eric ang palad ni Noel sa kanyang harapan. Ito, gusto mo? Alam ko, kanina pa ibang tingin mo sa akin eh. Type mo ako, no? Dahan-dahan ay binitiwan ni Eric ang kamay ni Noel, subalit na natili ang palad ng binata sa bukol ng kanyang bagong kapitbahay. Isang linggo nang tigang si Eric dahil nasa probinsya ang kanyang misis. Ang mainit na palad ni Noel ay nakadagdag pa sa pananabik ng kanyang nadarama. Dahan-dahang ibinaba ni Noel ang shorts ni Eric. Pagkatapos ay hinila niya ito pababa. Halos hindi makapaniwala si Eric ng tuluyan ng mahisubi ni Noel. Kahit sariling misis ay hindi pa nagawa sa kanya yon. Sa kadahilan ng sobrang pinagpala si Eric. Napatingin siya kay Noel at bakas na bakas sa mukha nito ang kasabikan at kagustuhan sa kanyang ginagawa. Halatang sanay na sanay ang kanyang bagong kapitbahay. Nang una niya itong makita kanina, ay hindi niya inakalang ganito ito kagaling. Napansin lamang niya na parang kakaiba ang tingin nito sa kanya nang una silang magharap. Parang may pagnanasa. At tuluyan ng pinakawalan ni Noel ang nararamdamang hiya. Matapos ang mga pangyayaring yon, halos manghina si Eric sa sobrang sarap na naranasan. Kakaibang encounter ito sa bago pa niyang kapitbahay. Sulit na sulit ang isang linggong pagiging tigang niya. Okay ka, magkakasundo tayo. Kasabay noon ay hinila na ni Eric ang panloob at shorts na maong. Nanatiling nakatitig lamang si Noel kay Eric habang nagbibihis ito. Uy, salamat nga pala sa tubig. Nawala na ang uhaw ko. Ang nakangising sabi ni Eric habang lumakad dito palabas ng bahay. Nanatiling nakaluhod lamang si Noel. Hinang-hina siyang napasandal sa sopa at napapikit siya ng may ngiti sa labi. Kagagaling lang ni Noel sa eskwelahan. Hindi siya mahiling maglakwa siya kaya pagkatapos ng klase niya, tumiretso uwi na siya. Pagdating niya ng bahay, nadatnan niya ang kanyang kuya Jake at may kainumang tatlong lalaki. Malakas ang tawanan ng mga ito at dinig na dinig sa labas. Naka-uniforme pa ang mga ito kaya alam niyang mga kasamahan nito sa trabaho ang mga bisita. Napalingon ng mga kalalakihan sa pagpasok ni Noel. Tinangawan siya ng kanyang kuya Jake, tanda ng pagbati sa kanya. Napangiti naman siya dito. Mga pare, si Noel, bayaw ko, kapatid ni Commander. Ang pakilala sa kanya ng kanyang kuya Jake. Halika pare, inom ka, ang sabi ng isang lalaki. Sa tansya ni Noel, ay kasing edad ito ng kanyang kuya Jake. Mestisuhin at pulang-pula na ang mukha dahil siguro sa nainom. Nakasando na lamang ito at nakasampay ang polo sa likod na inuupo ang silya. Tumanggi si Noel at nagpaalam sa mga lalaki. Subalit bago umalis,
ay mabilis na kinilatis ni Noel ang mga lalaking bisita ng kanyang kuya. Yung isa ay matanda na. Nasa lagpas 50 anyos siguro ang edad. Hindi niya type. Yung isa naman ay maliit at maitim. Subalit pinakamaingay sa lahat. Hindi rin niya type. Yung pangatlong lalaki na nagalok sa kanya ng beer, ang pinakamay dating sa lahat. At hindi basta dating, suwabing-suwabe. Gumana ang malikot niyang isip, subalit agad ding binawi. Alam niyang imposible ang kanyang iniisip kaya umakyat na lamang siya sa kanyang kwarto. Kahit inip na inip sa loob ng kanyang silid, ay walang magawa si Noel. Nahihiya siyang bumaba ng bahay. Naisip niyang magbasa na lamang ng pocketbook. Hindi na namalayan ni Noel na naidlip na siya. Eksaktong alas 12 ng gabi nang magising si Noel. Akala niya ay umaga na. Subalit pumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari bago siya matulog. Naalala niya ang kanyang bayaw at ang mga bisita nito. Bumangon siya at lumakad palabas ng kwarto. Madilim ang paligid. Napansin niya ang ilaw na nanggagaling sa kusina. May kumakaluskos. Palatanda ang may tao doon. Bumaba ng hagdanan si Noel at pumunta ng kusina. Nakatalikod ang lalaki. Wala itong damit at nakasuot lamang ng pantalong maong. Naghuhugas ito ng mga baso at plato sa lababo. Lumapit si Noel. Ako na maghuhugas niyan. Ha? Gulat na sagot ng lalaki. Binigla mo naman ako. Hindi, okay lang. Kaya ko na to. Humarap ang lalaki kay Noel. Si Tisoy pala ito. Yung lalaking nagalok sa kanya ng beer kanina. Sorry ha, nakatulog kasi ako kaya di ko kayo nakasikaso. Wala yon, sanay na kami. Yung bayaw mo ngayon, bagsak na sa sofa. Yung mga ibang kasama namin umuwi na. Naupo si Noel sa silya at pinagmasda ng lalaking naghuhugas ng plato. Ang ganda ng hubog ng katawan nito. Bilugan ng mga hita at malapad ang dibdib. May manipis na bigote ito at semi-kalbo ang buhok. Ano na nga ang pangalan mo? Ang tanong ng lalaki. Noel, ang sagot niya. Ah, ako nga pala si Diego. Kasamahan kami ni Jake sa tabaho. Ninong yan ng anak ko. Kaya magkumpare na rin kami. Nagkayayaan ng inuman kasi malilipat ng destino yung isang kasama namin. Parang hindi narinig ni Noel ang tinura ng lalaki. Nanatiling nakatitig siya sa harapan ni Diego. Napansin ni Diego ang tingin ni Noel. Napangiti siya. Ano ba yung tinitingnan mo ha? Nakangiting tanong ni Diego. Ah, wala. Wala ah. Ang tarantang tanggi ni Noel. Wala eh, titig na titig ka dito sa bukol ko. Bading ka ba? Ang preskong tanong ni Diego at iniliad pa ang harapan para ma-emphasize ang bukol ng kanyang harapan. Hindi, hindi ah. Pasensya na. Di naman ako dyan nakatingin eh. Ang nahihiyang sagot ni Noel. Sige, aakyat na ako sa kwarto. Ang paalam pa niya. Oh, huwag ka munang umalis. Matatapos na ako. Tulungan mo kung iakyat natin ang kuya mo sa kwarto. Ang bawi ni Diego. Tumango na lamang si Noel, tandaan ang pagsangayan niya. Pagkatapos ng kanyang ginagawa, ay lumakad na si Diego papunta sa natutulog na si Jake. Sumunod na lamang si Noel subalit, palihim pa rin ng pinagmamasdan niya si Diego. Naisip niya kung malaki kaya ang tinatago nito. Grabe kasi ang nakabukol sa kanyang pantalon.
Parang ang laki-laki. Sabi sa sarili ni Noel. Napansin ni Noel na basang-basa ang pantalon ni Jake. Sabi ni Diego ay natapunan ito ng beer. Mabuti pa, tanggalin mo na lang ang pantalon niya. Baka magalit pa yan pag nagising na basa ang suot niya. Ang sabi ni Diego. Medyo kinabahan si Noel. Pero na-realize niya na may punto si Diego. Kaya habang nakahiga ang kanyang kuya Jake, ay tinanggal ni Noel ang suot nitong sinturon. Halos manginig ang kanyang kamay nang madaanan ng kanyang palad ang harapan ng kanyang bayaw. Napalunok si Noel. Naginit ang kanyang pakiramdam. Halos hindi niya mabawi ang kanyang tingin sa tanawing nakatambad sa kanya. Nawala sa isip niya na nandoon si Diego at nakamasid lamang sa kanya. Napangiti si Diego. Lumapit siya kay Noel. Kinuha nito ang isang kamay ni Noel at ipinatong sa kanyang sariling bukol. Init na init si Noel. Para siyang nag-aapoy. Dahan-dahan niyang hinubad ang suot na pantalon. Pinagmasdan ni Noel ang ginagawa ni Diego. Parang batang sabik sa laruan si Noel. Hindi na makapaghintay. Tinulungan niya si Diego sa pagtanggal sa suot nitong pantalon. Halos lumuwa ang mata ni Noel sa nakita. Ito na yata ang pinakamalaki sa kanyang aktwal na napagmasdan. Nakangisi lamang si Diego at nakapamaywang. Tama nga pala ang kwento sa kanya ng kumpare niyang si Jake. Bading ang bayaw nito. Maraming naikwento si Jake sa kanya tungkol sa bayaw. Magaling daw ito at ito daw ang pampalipas niya. Base sa mga kwento ni Jake, ay dinais niyang matikman din ang pinagmamalaking talento ng bayaw nito. Kaya ngayong gabi, ang katuparan ng makamundo niyang binabalak. Halos lumuwa ang mata ni Noel sa nakita. Ito na yata ang pinakamalaki sa kanyang aktwal na napagmasdan. Hinawakan niya ito. Nakangisi lamang si Diego at nakapamaywang. Tama nga pala ang kwento sa kanya ng kumpare niyang si Jake. Bading ang bayaw nito. Maraming naikwento si Jake sa kanya tungkol sa bayaw. Magaling daw ito at ito daw ang pampalipas niya. Base sa mga kwento ni Jake, ay dinais niyang matikman din ang pinagmamalaking talento ng bayaw nito. Kaya ngayong gabi, ang katuparan ng makamundo niyang binabalak. Nanatiling hawak-hawak ni Noel ang kanyang bayaw, habang ang kaliwang kamay naman ay mahigpit ang pagkakahawak kay Diego. Naalala ni Noel ang tagpong nangyari sa kanila ni na Greg at ng kanyang bayaw. Parang naulit ito sa tagpong nangyari ngayon. Hindi na nagawang magtanong ni Noel. Hindi maipaliwanag ang sayang na darama ni Diego. Akala niya ay sa pelikulang ito nangyayari at hindi niya ito mararanasan. Subalit heto at iba yung sarap ang kanyang nadarama sa ginagawa ng bayaw ng kanyang kumpare. Nagtama ang tingin ng magkumpare. Umiti si Jake at sinay niya sana ang thumbs up si Diego. Napangiti lang si Diego. Okay ito pare ah. Ang galing. At tsaka ngumiti. Nadinig ni Noel ang komento ni Diego. Nasiyan siya. Pinagbuti pa niya. At napakasarap ng nadarama niya. Parang panaginip. Pagkatapos ng may init na eksena nila, naglakad itong si Jake papunta sa banyo.
Nasa ganoon silang tagpo nang lumabas si Jake sa banyo. Bagong ligo ito at nakatapis lang ng tuwalya. Napangiti siya sa nasaksihan. Lumapit siya sa dalawa at nagsindi ng sigarilyo. Nakita ni Diego ang papalapit na si Jake. Kinandatan niya ito at pabulong na sinabi ang okay. Tinawanan lamang ni Jake si Diego. Nasubukan na nila ito dati pero sa isang babae. Dati nilang kaopisina na may asawa na sa Saudi. Ilang beses din nilang pinagsaluhan ng babaeng yun. At sayang nga lamang at nag-abroad na rin. Sa ngayon, ang kanya namang bayaw ang ubod rin ng hilig sa lalaki. Naupo si Jake sa tabi ng dalawa. Pinanood ito. Naglakad siya papunta sa banyo. Binuksan niya ang shower at tumapat dito. Biglang bumukas ang pinto. Si Diego. Sumabay siya kay Noel sa paliligo at masuyong sinabon ni Noel ang buong katawan nito. Malabig ang tubig, subalit mainit pa rin ang dalawang katawan na kanina lamang ay nagsanib. Nagyakap muli ang dalawa at naghalikan. Noel? Noel? Hindi malaman ni Noel ang gagawin. May kumakatok sa pintuan nila. Kasalukuyang binabasa niya ang magasin na kanyang binili sa binida. Mga larawan ito ng mga lalaki at mga kwentong puno ng pagmamahal. Ito ang mga tipo niya. Kahit butil-butil ang pawis, ay nagmadali siyang bumaba ng bahay upang pagbuksan ng tao sa labas. Nakasando ng puti lamang siya at shorts. Binuksan ni Noel ang pintuan. Si Eric. Uy pare, may martilyo ba kayo? Napangiti si Noel. Nakaboxer lamang si Eric at walang damit na pangitaas. Meron, sandali, hahanapin ko. Halika, tuloy ka. Pumasok naman ang lalaki at naupo sa sopa. Nagpunta sa kusina si Noel upang hanapin ang martilyo ng kanyang bayaw. Habang naghahanap, ay nakipagkwentuhan ito kay Eric. Di ka pumasok? Ang tanong ni Noel. Hindi eh, bukas na lang. May kaunti pang aayusin kasi sa bahay. Hirap talaga ng maglipat. Palingali nga si Noel sa direksyon ni Eric. Talagang masaya siya pag nakikita niya ang lalaking ito. Ini-imagine niya tuloy kung sino ang mas masarap. Si Eric ba o ang kanyang Kuya Jake? Para kay Noel, hindi niya pagsasawaan ang kanyang bayaw. Ito para sa kanya, ang pinakamasarap na lalaki sa buong buhay niya. Si Kuya Jake. Nang makita ang martilyo, ay lumapit na si Jake kay Eric na nakaupo pa rin sa sopa at nagmamasin sa buong kabahayan. Binasa ni Noel ng dila ang mga labi habang papalapit kay Noel. Napansin pala ito ng lalaki at napangiti ito. Iniabot ni Noel ang martilyo kay Eric. Kinuha ito ng lalaki at pinatong sa sopa. Hinawakan ito ng kanang kamay ang sariling harapan. Gusto mo? Nakangising tanong ni Eric kay Noel. Walang kibo lamang si Noel. Ibinuka ang hita ni Eric at pumagit na ito. Lumuhod siya at isinubsob ang ulo sa boxer ni Eric. Matitikman niya ulit si Eric ang matipuno niyang kapitbahay. Noel! Napahinto si Noel sa ginagawa at napatingin sa pinanggalingan ng boses. Sa pintuan ay ang kanyang Kuya Jake kasama ang kumpare nitong si Diego. Napatayo si Eric. Kuya, ikaw pala. Mahinahong bati ni Noel sa kanyang bayaw.
Parang wala lang sa kanya na nahuli siya nito na may kasamang ibang lalaki. Takang-taka naman si Eric sa naging reaksyon ni Noel. Sa halip na magulat at matakot ito, ay kampante lamang ang binata. Kuya, si Eric yung bagong lipat dyan sa kabila. Eric, Kuya Jayco. Saka si Jayco, kumpare niya. Nakangiting pakilala ni Noel kay Eric sa dalawang bagong dating. Hiyang-hiya pa rin si Eric subalit. Napansin niya na titik si Jayco. Hindi kumubo si Jake. Sa halip ay binaba nito ang kanyang pantalon. Napatitig ang lahat sa ginawa ni Jake. Lumakad si Noel papalipit sa kanyang bayaw at lumuhod ito. Nakatingin lamang si Jake sa gulat na si Eric at ngumisi siya dito. Parang batang sabik si Noel. Hinang-hina ang apat nang matapos. Tabi-tabi silang naupo sa sopa. Walang kibuhan. Puro hingal lamang ang maririnig. Ilang sandali pa ay tumayo na si Eric at nagpaalam. Sumunod na rin si Jayco. Nagbihis ito at umalis na rin. Naiiwan ng magbayaw. Nagkatitigan ang dalawa. Salamat kuya. Ang tanging nasabi ni Noel. Hindi kumubo si Jake. Umiti lamang at hinila si Noel papunta sa banyo. Doon ay mas kuyong naligo ang dalawa. Mga mata lamang nila ang nag-uusap. Isang mariing halik ang isinukli niya dito. Kasabay ng buhos ng tubig mula sa shower, ang pag-agos ng luha ni Noel. Masakit mang aminin. Mahal na niya ang kanyang bayaw. Ang kanyang Kuya Jake. Sa loob lang ng ilang buwan na pagtira ni Noel kasama ang kanyang bayaw, ay unti-unti na niyang nararamdaman ang pagbabago sa pagtingin niya dito. Noong una ay tanging pagnanasa lamang ang nadarama niya sa kanyang Kuya Jake. Subalit ngayon, ay hindi na niya matiyak kung hanggang doon lamang. Natatakot siya dahil ayaw niyang tuluyang mahalin ang kanyang bayaw. Asawa ito ng kanyang ate. Alam niyang walang patutunguhan kung meron man siyang pagtatangi dito. Araw-araw ay pilit niyang iminawaglit sa isipan ang nadarama para sa kanyang bayaw. Isinisiksik niya sa kanyang isip na tanging kamunduhan lamang ang namamagitan sa kanila at wala nang iba. Nagmamadaling umuwi si Noel ng hapong yun mula sa eskwela. Birthday kasi ng kanyang Kuya Jake. Naisipan niyang ipaghanda ito ng espesyal na hapunan. Mula sa eskwela ay dumaan siya ng palengke upang mamili ng gagamitin niya sa pagluluto. Naisipan niyang maghanda ng bulalo at ng paborito nitong sisig. Halos silahin ni Noel ang araw na yon. Hindi siya makapag-concentrate sa klase dahil naglalaro sa kanyang isip kung paano susurpresahin ang kanyang bayaw. Madilim na nang dumating siya sa kanila. Sa pagmamadali ay hindi niya napansin ang isang pares ng matang nakamasid sa kanya. Uy, nagmamadali ka yata, sabi ng lalaki. Napahinto si Noel sa pagbukas ng pinto at napalingon siya sa pinanggalingan ng tinig. Ikaw pala, ang sagot ni Noel. Mula sa dilim ay lumabas ang lalaki, si Eric. Baka gusto mong dumaan muna sa bahay. Ang alok ni Eric sabay kindat kay Noel. Nakasandong puti lamang si Eric at boxer shorts. Makisig talaga si Eric. Lalo itong pinatingkad ng karampot nitong kasuotan. Napansin ni Noel na
Nakapasok ang kamay nito sa loob ng suot niyang salawal. Napatakot doon ang tingin ni Noel. May gagawin pa kasi ako eh. Mautal-utal na sagot ni Noel habang nakatitik sa ginagawa ng kamay ni Eric. Sandali lang naman, halika! Ngaya nito. Tuluyan ang bumigay ang pagpigil ni Noel at lumapit ito kay Eric na natiling nakatitik pa rin si Noel sa kamay ni Eric. Wala sa sariling ipinasok ni Noel ang kanyang kanang kamay. Huwag tayo dito, baka may makakita. Doon tayo sa loob. Ang bulong ni Eric sa tinga ni Noel. Napatango lamang ang binata. Naglakad papasok sa kanyang bahay si Eric. Kasunod lamang ni Eric si Noel. Papasok sa loob ng bahay ay sinara ni Eric ang pinto at sinandal dito si Noel. Nagtama ang kanilang mga mata. Biglang siniil ng halik si Noel. Mapangahas, marubdob. Lumaban ang mga labi ni Noel. Nabitawan ni Noel ang tangan na plastic bag at bumagsak ito sa sahig. Hindi inalintana ni Noel ang nadinig na kalabog. Gumapang ang isang kamay niya at niyakap sa matipunong katawan ng kapitbahay. Si Eric naman ay nakayakap rin ng mahigpit kay Noel. Dinaramang pilit ang init ng katawan ng binata. Sa sulok ng kanyang isip ay magkahalong pagtataka pa rin ang umiiral sa kanya dahil hindi niya lubos maisip kung bakit masaya siya tuwing nakikita niya si Noel. Parang apoy ang magkahalong init ng dalawa. Magkalapat ang kanilang katawan. Matapos ang ilang saglit, ay halos manlupay-pay si Eric sa sobrang pagod at sarap. Napalhot siya at niyakap. Inihingal si Eric, gayon din si Noel. Ang galing-galing mo, Noel. Ang bulong ni Eric. Napangiti si Noel sa tinuran ng lalaki. Bumitiw sa pagkakayakap si Eric. Kinuha ang shorts at isinuot ito. Kinuha naman ni Noel ang mga pinamili na nahulog sa sahig at tumayo na rin. Sige, tutuloy na ako. Ang paalam ni Noel. Napatango si Eric. Akmang bubuksan ni Noel ang binto nang pigilan siya ni Eric. Sandali lang, ang sabi ni Eric. Napalingon si Noel at nagulat nang bigla siyang sinibasib ng halik ni Eric. Tumagal yun ng mga ilang minuto hanggang sa sila ay mapagod. Ginitian ni Eric si Noel, tanda ng pasasalamat. Ngiti rin ang sinagot ni Noel. Yun lamang at tuluyan nang lumabas si Noel sa bahay ni Eric. Naalala ni Noel ang preparasyong gagawin para sa birthday ng kanyang bayaw. Nagmamadali siyang pumasok ng bahay at nagulat siya sa kanyang nadatnan. Magulo ang kabuuan ng bahay. Nagkalat ang mga basyong bote sa paligid at may mga basag pa. Nakita niya ang kanyang bayaw na nakahiga sa supa, tulog. Nakapantalong maong lamang ito at walang suot na damit. Lumapit siya dito at pinagmasdan ng kalagayan ng kanyang bayaw. Napansin niya ang luha sa mga mata nito. Nagtaka si Noel. Naguluhan. Mabilis siyang tumungo sa kusina upang ilapag ang mga pinamili. Pagkatapos ay nagbalik siya sa sala upang ayusin ang mga kalat. Pinulot niya isa-isa ang mga basyong bote ng beer at ang mga bubog. Napansin niya ang isang nilamukos na papel na tila nabitawan ng kanyang kuya Jake. Pinulot niya ito at inayos sa pagkakabulumbon. Isang sulat. Jake, hindi ko alam kung paano sasabihin ito sa iyo. Alam kong magagalit ka pero alam ko rin na darating ang panahon
na malalaman mo ang katotohanan. Kaya lakas loob kong ginawa ang sulat na ito. Buntis ako. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ay nagkita kami dito ng dati kong kasintahan na si Dennis. Nagkasala kami sa iyo. Nagsasama na kami dito ngayon. I'm sorry, Mirna. Parang sasabog ang ulo ni Noel. Hindi siya makapaniwala sa nabasa. Ang kanyang ate, pinagpalit ang kanyang kuya Jake. Napakadaming tanong na gumulo sa isip ni Noel. Paano na ngayon? Ano na ang mangyayari sa kanya at sa kanyang bayaw? Malayang dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng awa sa kanyang kuya Jake. Sari-saring emosyon na ngayon ay naghahari sa kanyang puso. Nagising si Jake sa init na nagmumula sa araw. Bumangon siya at noon ay nagliwanag sa kanya ang buong pangyayari ng nagdaang gabi. Naalala niya ang pagtataksin na ginawa ng kanyang asawa. Ang paglalasing niya. Subalit nagtaka si Jake. Malinis na ang paligid at naalala niya si Noel. Marahil ay inayos na naman ni Noel ang gulong ginawa niya sa bahay. Nakaramdam ng awa si Jake sa pagsasakripisyong ginagawa ni Noel para sa kanya. Tumayo si Jake. Wala si Noel sa paligid. Marahil ay pumasok na ito sa eskwelahan. Tiningnan niya ang relo. 10:00 na ng umaga. Nagpunta si Jake sa kusina. Masakit ang ulo dahil meron pa siyang hangover. Naghilamos at napansin niya ang lamesa. Puno ito ng pagkain. Naalala niya na kaarawan nga pala niya kagabi. Naghanda si Noel para sa kanya. Lumapit si Jake sa lamesa at doon ay nakapatong ang nilamukos niyang sulat ng kanyang asawang si Mirna. Katabi nito ay isang sobre. Binuksan ito ni Jake at binasa. Kuya Jake, alam ko na ang ginawa sa iyo ni ate. Ako na ang humihingi ng paumanhin dahil alam kong nasaktan ka niya. Masakit din para sa akin nang makita kang nasasaktan. Mahal kasi kita, kuya. Napamahal ka na sa akin. Pero alam kong wala na ring dahilan upang manatili pa ako dito sa bahay. Kaya pasensya ka na kung sa sulat ko na lang nagawang nakapagpaalam. Baka kasi hindi ko masabi sa iyo ng personal. Marahil pag nabasa mo ang sulat na ito, ay pauwi na ako ng probinsya namin. Pag-iusap, kuya, sana huwag mong pabayaan ang iyong sarili. Maraming salamat sa lahat. Hinding-hindi kita malilimutan. Noel. Nagilid ang luha sa mga mata ni Jake. Parang balaraw na sumaksak sa kanyang puso ang bawat titik ng sulat ni Noel. Dama niya ang sobrang sakit. Hanggang sa tuluyan na siyang napahugulgol. Salamat Eric, dito na lang ako. Ang sabi ni Noel. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Sayang naman ang pag-aaral mo. Ipagpapatuloy ko naman pero sa probinsya nga lang. Ang sagot ni Noel. Paano ang kuya Jake mo? Ang muling tanong ni Eric. Nangilid ang luha ni Noel. Tumingin sa malayo. Mahal ko siya, Eric. Mahal ko ang kuya Jake ko. Napatango si Eric. Naintindihan niya ang damdamin ni Noel. Sa mga mata nito, ay nakalarawan ng lubos na pagmamahal at nagdurog ang puso. Sige Eric, tutuloy na ako. Salamat sa paghatid mo sa akin. Ang paalam ni Noel. Mag-ingat ka Noel. Alam kong mabuti kang kaibigan. Sana ay tama ang naging desisyon mo. Sige, paalam. Habang papalayo ang barkong sinasakyan, ay malayang dumadaloy ang mga luha ni Noel. Mabuti na lamang at wala siyang katabi at walang nakakapansin sa pagluloksa niyang damdamin. Maraming pagbabago sa buhay niya ang kailangang harapin. Isa na rito ang pagpapalit ng kursong nasimulan.
Wala sa kanya kung magsisimula siyang muli. Tanggap niya ang bahaging ito ng pagbabago ng buhay niya. Limang taon nang mabagal na lumipas, simula nang lisanin ni Noel ang Maynila. Sa edad na 24, galap na siyang profesional at may matatag na hanap buhay. Walang gabing hindi niya naisip ang kanyang Kuya Jake. 2 taon matapos siyang magpaalam ay lakas loob niyang tinawagan nito sa telepono, subalit lumipat na daw ito ng bahay. Mukhang nagpalit na rin ito ng numero sa cellphone at nabalitaan niyang nag-resign na sa trabaho. Alam na ni Will na tama lamang ang ginawa ng kanyang kuya upang tuluyang makalimot. Yun ang huling pagtatangka niyang makausap ang kanyang bayaw. Ngayon ay isa ng makisig na lalaki si Noel. Lahat halos ay nabibighani sa kanyang kagwapuhan. Ang dating payating katawan, ngayon ay nagkalaman. Pinilit limutin ni Noel ang kanyang nakaraan sa pamamagitan ng iba't ibang lalaki. Hindi mabilang kung ilang adan ang nagdaan sa buhay ni Noel. Subalit wala ni isa man ang makakapantay sa kanyang Kuya Jake, ang tanging lalaking kanyang minahal. Isang araw, pinatawag si Noel ng kanyang boss. "Noel, I'm sending you to Manila to facilitate one of our projects there. Get yourself ready. You and the rest of the team will leave on Saturday." Excited si Noel, subalit parang may kumurot sa puso niya. Ang syudad ay nakapagpaalala sa kanya ng maraming gunita. Gusto niyang tumanggi at manatili sa maliit na mundong ginagalawan. Subalit napagtanto niya na hindi siya pwedeng magtago habang buhay. Kailangang harapin at tanggapin niya ang hamon sa kanyang profesyon. Malaki ang pinagbago ng Maynila. Sa loob ng 5 taong pagkakawalay dito ni Noel, ay nanibago siya sa kapaligiran. Sa Makati ang project ng kumpanya, isang kondominium. Si Noel ang naatasang mag-ayos ng interiors ng mga models units. 2 buwan siyang mag-stay sa Maynila para tapusin ang mga model units ng itatayong kondominium. Handa na ang designs at mga plano. Pati suppliers ng mga furnitures ay naisaayos kaagad ni Noel at ng kanyang grupo. 3 araw na niya sa trabaho sa Maynila nang magkaroon ng aberya ang project. Nag-backout ang contractor nila para sa electrical. Dagli namang nakakuha ng kapalit ng kumpanya. Maliban doon, ay pinapalitan din ng designs ni Noel para sa studio type unit. Lunes, busy si Noel. Pati ang ilang tauhan niya ay abala. Masusing inaayos ng binata ang bagong disenyo para sa studio type na model unit ng magaling ang phone niya. "Sir, pwede daw ba kayong maabala sandali? Kakausapin daw kayo ng electrical engineer," ang sabi ng receptionist. "Busy ako, pwede mamaya na lang." "After an hour, okay?" ang sagot ni Noel. "Okay, sir," ang sagot ng receptionist. Wala pang 1 oras ang nakalilipas na muling magring ang telepono ni Noel. "Sir, pwede na daw ho ba kayong kausapin ni Engineer Perez?" ang tanong niyang receptionist. "Hindi ba pwedeng mamaya na lang? Busy pa ako eh," ang sagot ni Noel. Nadinig ni Noel sa kabilang linya ang pangungulit ng engineer. Kaya sinabihan niya ang receptionist na patuloyin na ito. Nakarinig ng katok sa pinto si Noel. "Come in," ang sagot ni Noel, subalit patuloy pa rin sa pagguhit sa drafting board. "Noel," pamilyar kay Noel ang tinig. Hindi siya maaring magkamali. Dagli siyang napalingon sa lalaking na harap. "Kuya Jake?" Nagkatitigan ang dalawa.
Malaki na ang pinagbago ni Noel simula nang huling makita ito ni Jake. Ang dating payat na bayaw, ngayon ay masasabing isang lalaking lalaki sa tindig at forma. Parang hindi ito ang Noel na dati niyang kakilala. Subalit ang mapupungan nitong mata, ang mga labi, ang kabuuan nito ay pawang nagpapaalala sa kanya ng kanilang nakaraan. Nang malaman niya kanina na ang project manager ay nagngangalang Noel Robles, ay dagdi siyang kinabahan. Alam niya ito si Noel ng kapatid ng kanyang dating asawa. Hindi niya malaman kung aalis siya o mananatili. Subalit nagpasya siyang harapin ang lalaking naging mahalagang bahagi ng buhay niya. Parang tumigil ang mundo ng mga oras na yon. Hindi makapaniwala si Noel na nasa harap niya ngayon ang kanyang Kuya Jake, ang lalaking minahal niya noon at hanggang ngayon. Parang walang pinagbago ang kanyang dating bayaw. Mas maaliwalas ang mukha nito ngayon. Hindi mapapansin na nadagdagan ang edad nito. Makisig pa rin ang kanyang Kuya Jake. Sa suot nitong puting long sleeve at maong na pantalon, ay lutang na lutang pa rin ang kakisigan nito. Ang kakisigang pumukaw sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi makapagsalita si Noel. Parang wala siyang lakas. Lumapit si Jake kay Noel. "Kumusta ka na?" ang tanong ni Jake. "Ah, okay lang kuya. Eto, medyo umaasenso na. Ikaw, kumusta ka na?" "Nag-resign na ako sa dati kong trabaho. Tumatanggap ako ng mga kontrata ngayon. Meron na akong isang maliit na kumpanya." Gustong sabihin ni Noel sa kanyang Kuya Jake na alam niyang lahat. Ang paglipat nito ng tahanan, ang pag-alis nito sa dating trabaho. Gusto niya itong lapitan at yakapin. Gusto niyang ipadama rito kung gaano katindi ang pagtitiis na ginawa niya sa paglayo. Hindi mabilang ang gusto niyang gawin upang ipaalam sa kanyang Kuya Jake ang kanyang nararamdaman. Subalit wala siyang lakas ng loob upang gawin ito. "Kuya, pasensya ka na. Huwag na natin pag-usapin yon. Matagal ko nang kinalimutan ang mga bagay na yon." Tumahimik ang paligid. Sa loob-loob ni Noel, ay kinalimutan na pala ng kanyang Kuya Jake ang mga pangyayaring na magitan sa kanila. Nasaktan siya sa tinuran nito. Buong buhay niya ay lihim niyang inibig ang kanyang bayaw. Aaminin niyang umasa siya na mamahalin din siya nito, subalit alam din niyang malabong mangyari ang kanyang nais. Dating asawa ito ng kanyang ate. Sadyang mapaglaro ang tadhana para sa kanya. Napatungo si Noel. Hindi na ikubli ang luhang kanina pa. Nagbabadyang umago sa kanya mga mata. Napansin ni Jake ang pagluha ni Noel. Lumapit si Jake at niyakap si Noel. Tuluyan nang kumawala ang emosyon na kinikimkim ng binata. "Mahal kita kuya. Mahal na mahal." Ang bulong ni Noel kay Jake kasabay ng pagpatak ng mga luha. Napapikit si Jake. Niyakap na mahigpit ang bayaw. "Mahal din kita, Noel. Noong umagang umalis ka, mas nasaktan ako nang iniwan mo ko. Pakiramdam ko ay nawala ang lahat sa akin. Mahal kita, Noel. Noon pa, naduwag lang ako, natakot. Sorry kuya." Hindi na natapos ni Noel ang gustong sabihin. Pinahid ni Jake ang luha sa mga mata nito at masuguyong hinagkan nito sa labi. Halik na puno ng pagmamahal at pagtatangi. Yun na ang pinakamasayang gabi para kay Noel. Piping saksi ang ulan sa labas sa ligayang kanyang nadarama.
Pinagmasdan niya ang lalaking mahinding na natutulog sa kanyang tabi. Ang kanyang Kuya Jake. Napakaamo ang mukha nito. Ang mga labi nito na ubod ng tamis at ang katawan nitong walang sawa niyang susuyuin. Hinagkan ni Noel ang mga labi ni Jake. Marahan. Muling pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Naalimpungatan si Jake. Isang malungkot na panaginip ang tagpong iniwan siya ni Noel. Nabigla si Jake at nagising dahil sa binalot ng takot ang buo niyang pagkatao. Pagmulat ng kanyang mata ay si Noel ang una niyang nakita at masuyo niyang hinagkan. Huwag mo kong iiwan, Noel. Ipangako mo. Hindi, Kuya. Hindi kita iiwan. At naglapat uli ang kanilang mga labi. Nagdikit ang kanilang mga katawan. Unti-unting siniil ng halik ni Noel si Jake. Tinanggap niya ito at nagtagpo ang mga ito. Nagtagisan. Kagabi lamang nila huling pinagsaluhan ang isa't isa. Subalit ngayon, ay handa silang muli na pukawi ng tinitimping pagnanasa ng kanilang katawan. Kasabay sa paglakas ng ulan, ay ang pagbuhos ng mga pagmamahal sa dalawang nilalang na muling pinagtagpo ng tadhana. Hindi alintana ang bagyong dumapo sa kanilang buhay. Ang unos na nagtangkang paglayuin sila. Ang tagistis ng ulan, lambik ng pagmamahal, wagas na pag-ibig, ang siyang naging daan. Ang tunay na pag-ibig ay sadyang makapangyarihan.